po si Justina Hazama. 25 years na po dito sa Japan. Ako po ay taga probinsya ng Isabela. So, lumaki po ako sa buhay magsasaka. So ako po ay sa walong magkakapatid, ako po yung bunso. So nakita ko po anong hirap ng aking pamilya at mga kapatid. So dahil lahat po ng pamilya ko is magsasaka po. Sa murang edad ko, sabi ko ay subukan ko baka sakaling mapalad at mabigyan ng pagkakataon para makatulong din sa pamilya. At the age of 19, napasabak na po. Naging buhay ko doon, 8 months po na hindi ako nabigyan ng day off. So, no phone, no friends. So, ang outlet ko lang po, pagising ng umaga, ayun, maglinis, pagtulog ng gabi. Tinis ko po yun dahil gusto ko rin pong mabago ang buhay ko. Tsaka, alam ko ang hirap ng pamilya ko sa Pilipinas. So parang yung desire ko po na makatulong at mabago ang buhay ko po. Natatrabaho po ako bilang isang nani. So makatulong po ay linis bahay po. Sa Ate Josie ay siya po yung nagpakilala sa akin sa Pilinvest through Sir Jay and Sir Elix. Mahirap po dahil nagtrabaho po ako ng 1 year and then nakilala ko po yung asawa ko, nagpakasal kami, so buhay din po ng asawa ng Japanese, hindi ganun kadali. Ako po kasi yung taong kung gusto ko talagang matuto, talagang nagpursige ako, so nag-invest po ako without his knowing po. So kaya nagkaroon po ng problema sa signing ng papers na to the extent na ako po ay nagsinungaling sa kanya, pero pumirma naman siya. Sabi niya, wow, ang ganda. Sabi niya, dinala ko siya sa roof and everything and sa mga facilities. Sabi niya, gusto kong tumira dito. Sabi niya, gusto mo ba talaga? Sabi niya, oo. Sabi niya, yung tinignan nating room is sa atin na. Sabi niya, honto kay? Sabi niya, yung totoo ka? Sabi niya, oo. Sabi ko, actually, yan dito yung papelo. Sabi niya, natutuwa po siya dahil actually, to be honest po, nagtatrabaho po ako pero hindi niya pinagkikialaman yung sahod ko. Ang advice lang niya sa akin, huwag kang sumugal o sumubo sa isang bagay na hindi mo ba kayanin. Of course, natutuwa din ako dahil nakapag-invest ako kahit nakapagsinungaling ako sa kanya. So, at least naintindihan niya. So, pangalawang tenant ko na yon ngayon. So, bali, nakakontract din po ng 1 year. So, yung nag-start siya nung dyan. Lumipat siya nung December 31, yung pangalawang tenant. So, 1 year contract. 15,000. Ayos po sa ating mga kababayan na dito sa Japan. Of course, alam natin na dito po kasi sa Japan ay yung mahilig sa mga branded. Minsan bumili ako ng isang bag, sabi niya. Kapag ibinili mo ng baka yan sa Pilipinas, ilan ng baka na yan? Tapos pag naluma yung bag mo, sabi niya, malalaman pa ba nila yun, ilan ang presyo niyan. Pag uwi mo sa Pilipinas, kailangan mo bang sabihin niya ng ganito ang presyo ng bag ko. Nagising po ako dun sa sabi niya yun na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandito po tayo. So, sa mga kababayan dito sa Japan, so be wise po. Kailangan po habang maaga o habang malakas po tayo ay kahit paano ay mag-invest tayo para sa kinabukasan natin. Kahit sabihin mong nakatapos ka, tumanda ka na sa abroad, pag-uwi mo sa Pilipinas, mahihirapan ka po. Hindi ko sinabing wala kang mapapasukan, pero aminin natin na hindi po ganun kadali ang trabaho sa atin, lalo na kung half of our life or almost buong buhay natin is nasa abroad. Siyempre, mag-a-adjust tayo sa sarili nating bansa. So, kung may invest tayo, kahit paano ay maupo ka dyan, kontento ka, mabayaran mo yung makakain ka sa, mabayaran mo yung ilaw, tubig mo, meron kang pangkain, at least wala po tayong problemahin. So mga kababayan, so wake up po. Thank you so much, Pilinvest International.